Magandang umaga po. Ito ngayon ay ang ikatlong paglalahat ko sa inyo tungkol sa mga sisyel ng Isla Bonita ng Rosario, Cavite. Muli, si Aurelio Bautista ay maglilingkod sa inyo. Atin pong tingnan ang mga sisyel. Isa-isahin po nating talakayin. Ito ang tona. Yan. Kaya po tinawag ng tona ay dahil malalaki. Pero yan po, eh merong isang baby. Ito, oh, maliit yan. Eh, baby pa yan. So, pag lumaki na, eh, ganito nakalaki. At ganito. Bigla sabi, may tawag yan eh. Bagaman yan sa pamilya ng tona. Ito ay tona tessellata. Meron pa rin tona allium at meron pa rin tona sepa. Pero may napulot kami sa Isla Bonita na ganito. Hindi ko alam ang pangalan eh. Wala sa libro eh. Baka isang araw eh, pag-isipan kong ito ay pangalan kay na Tona Aurelius. Eh, para sunod naman sa akin. Ito naman susunod ay Harpa. Dalawa nandoon sa Isla Bonita na Harpa. Isa ito, Harpa Davidi, at isang uri ng Harpa na inaalong ko pa ang tawag. Ito naman sa kabila ay ang Grande Maculatum. Ayan po. Ayan po ay isang uri ng Cymatium. Kaya tinawag ng Grande Maculatum eh dahil malalaki ang mga batik-batik. At ang susunod naman ay ang Hairy Triton Cymatium Piliare. Kaso dahil sa na pag-arawan ng maigi, natanggal na ang mga buhok. At ang susunod ay ang Distorsio Reticulata. Ito po yon, Distorsio Reticulata. Napansin nyo, distorted. Kaya tinawag na Distorsio Reticulata. Ang susunod po ay ang Linatella Caudata. Ito po siya, ayan, ayan. At ang susunod ay ang Chicoreus torrefactus. Ito po sila. At ito pa. So, yan po ang Chicoreus torrefactus. Ito naman po ang pamilya ng Murex. Murex ramosus. At ang susunod ay ang Murex trocelli. Maliit po ito, pero maganda yan. Tingnan nyo. Ito naman susunod, ayan, top shell. Ayan. At ang malaki po nito, ay ito yung babae. At itong maliit, ito yung lalaki. Yan po ang ginagawang botonis tong araw eh. At ito naman po, ang pangkat ng mga strombus. So, ito po ang Strombus lujuanus. Ito. Ito ang Strombus canarium. At dalawang uri ng Strombus pa na hinahanap ko pa ang mga pangalan dahil medyo mahirap tuntunin dahil ang libro ng CL sa Pilipinas ay hindi naman ganong napangalanan lahat. Pero parang ito ang wing, strong. So, ang susunod po, kung tawagin naman, ay Pasularia. Ito po siya, Pasularia trapezium, kung tawagin. Kung tawagin ito sa Florida, ito yung horse conch. At sa Florida, mahal ito eh, sa Florida. Pero dito po sa Isla Bonita, napakarami po nito, kung tawagin ito eh, kalanghuga. At ito naman, kung tawagin ay Rapana rapiformis. Ito po ay napakatakaw, kumain ng mga sari-saring mga suso at kung ano-ano pa dyan sa Isla Bonita. Ito naman po ang Picus.
At ito ang bursa. Dalawa po ang bursa. Saan ko tawagin eh? Bursa rana, frog shell. At ang isa ay bursa negritus. Dahil maitim ng konti eh. Kaya ginawang negritus ang pangalan. Ito ang susunod ay ang peasant shell. Alam niyo, pagkakaalam ko nito nung araw eh. Hindi naman to endemic. Hindi po tubo sa Pilipinas ito eh. Ito pa'y dinula ng sundalong Hapon. Nung sila ay nakakagutom na nung mag-gera. Eh, dinala po rin sa Pilipinas at sa Imus. At napakarami po nito. Kung tawagin po ito ng araw eh, Bukyu eh. Nung ako naman yung nag-aaral ng Japanese. Eh, Bukyu pala eh, Buddhism. Pero ito ngayon eh, nasa lupa pa rin, nakita ko ba't sa Imus eh. Kaya lamang ito eh, nasa dagat na rin na meron kasing mga suso na pwede sa lupa, pwede sa dagat. Ito naman susunod ay yung kung tawagin ni moon snail. O mapansin nyo parang kuhol. Pero meron din po sa dagat niyan. Kaya sabi ko, yung palang nabubuhay sa lupa, pwede rin sa dagat. Ang susunod naman ay kung tawagin ni ang Pusinus colus. O ginugulo kasi ng hangin eh. Naiayos na eh. Nagugusot. Pusinus colus. Ang susunod ay ang house telum. Pasensya na ko, naputol po ito eh. Mahaba po ito. Eh siguro sa hampas ng alon, eh naputol. Kokonti po ito, itong house telum. Ito naman napakarami, ang bolema cochlidium. Ito pareho ng pascularia, yung kalanghuga. Itong bolema napakarami, pati yung rabana rapiformis. Eh ito po napaka-limit sumalanta ng mga suso sa Isla Bonita. Eh, nakakain din po naman yan, pero wala akong nakikita ang kasindami niyan na kinakain. Ang nalang ko kinakain ng marami, eh, ang kalanghuga. Pag-usapan naman natin ngayon ang Cypraea o Kauri. Ito po, kung tawagin eh, Cypraea tigris. Tiger Kauri, nakita niyo ang kulay ng shell, batik-batik na katulad sa tigre. At ito naman, bagaman makakita nyo kupas na, ito po ay parang merong mapa doon sa shell, kaya kung tawag ito, Cypraea mapa. Ito naman, ang tawagin ay Cypraea talpa. Dahil kakulay ng ating mall, yung bangnunal. At ito, kung tawagin ay Cypraea caput serpentis. Kasi parang ulo ng ahas ang hugis niya. Ito pinakamarami sa Isla Bonita. Ito ang Cypraea moneta. Money cowry. Ito ginagamit ng mga Indian sa North America noong araw bilang money. Sa barter o palitan ng galagal o bilihan. At ito naman, hindi ko pa makita sa libro eh. Pero makita ko rin sa ngaro yan. At ito rin, pareho sila kauri. O, tingnan nyo. O, ang kauri, ganyan eh. Ang pangilalim eh, ganyan. O. So, yan po ang mga kauri na kung tawagin eh, Cypraea. Ito po naman ang grupo ng Conus. Alam nyo, kung buhay ang Conus, eh huwag nyong basta hipuin. Sapagkat delikado po yan, meron po yung kung tawagin eh, harpoon na kapag itinusok sa inyo, eh pwede nyong ikasugat ng malubha at yung iba naman eh, sa sobrang lakas ng kamandag eh pwedeng makamatay. Ito po kung tawagin ay Conus pigulinus. Ito po yon. Ito, Conus betulinus. Ang iba pong mga Conus dito ay may pangalan na yun sa libro, kaya lang yung akin libro ay nasira yung kulay, kaya reluctant akong magbigay agad ng tawag sa inyo. Pero ito po kung tawagin ay Characteristicus radiatus, Conus radiatus. Ito naman dahil puti ay parang Conus leucus. At
Yung iba niyan, makita nyo, marami sila eh. Ayan. Pero ito ang iingatan nyong maigi. Ito, Colus geographus. Eh, nakakamatay po yan tila sa tao eh. Kasi napakaliit na Colus, pero pwede siyang pumatay. Ayan pa po ang iba. Kung mapansin nyo, napakarami pong Colus sa Isla Bonita. Ang dahilan po ay dahil hindi naman sila kayang patayin ng malalaki, dahil nga meron sila sandata na pwede ikamatay nung kakain sa kanila. Narito naman po ang iba pang mga seashell na napulot ko. Ito po ay Polynices. Polynices po yan. Kung tawagin ay Polynices mamilia, mapansin nyo yung bilog na yon ay parang breast, kaya mamilia tawag. At ito naman ang Architectonica sundial. Ito ay nasira, pero ito ay star shell. Ito ay nasira lang yung mga rays na papalabas. Ito ay Turritella at ito ang Terebra. Ito naman ay juvenile helmet shell. Juvenile siya eh. So, ito ang olive. Oliva miniacea. Eh, kung tawagin sa Narnico, tawag sa ng iba rin eh. Lettered olive. Ito ay Chrysostomus. Ito ay parang pagoda. Parang gano'n ang pagkakaintindi ko eh. At ang susunod, ito naman ang mga natika. Natika siya, yun ang hugis nila. Ayan. 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 Natika. At itong huli, ang kung tawagin ay turbo. Ayan. Maliliit lamang sila. Hindi sila gano'n lumalaki. Pero hindi sila ganong marami niyan sa Isla Bonita, pero sa Ternate napakarami po niyan. Ito mo mga juvenile shell, kaya mahirap pong pangalanan niyan kasi karamihan niyan ay mga kauri. At meron pong mga turban, mga juvenile po yan eh. At kung ano-ano mga shell pa, ayan. Kaya kung makikita niyo, kaya ako at tubilay ng pangalanan yan. Pero yan po ay hindi naman ganong marami sa Isla Bonita. Bigla sabi, siguro ay hindi na kaya dalhin sa playa ng alon kasi maliliit eh. So yan po ang ating napag-usapan tungkol sa mga suso ng Isla Bonita. At muli po, ito si Aurelio Paredes Bautista, nagpapaalam sa ating talakayan tungkol sa seashell ng Isla Bonita. Susunod po ay ang pagtuturo ko naman ng Nihongo.